Isang magandang araw, Bayang Tagig. Nandito po kong muli si Pastor Ador Corpuz para sa isa na namang segment ng Source of Strength. Sa Judges chapter 17 verse 6, ganito po ang ating mababasa sa sali na magandang balita, Bibliang Tagalog. Judges 17:6, nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Sa ang salita ng Diyos na salin, ganito ang nakalagay sa Judges 17 verse 6, nang panahong iyon walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay malaya kung ano ang gusto niyang gawin. Kapag wala pong nagahari sa alinmang puso sa bawat isa sa atin, gagawin talaga natin kung ano ang tama. Sa bayang Israel, dumating po sila sa isang pagkakataon na walang suberenyang nagahari at ginawa ng bayan ng Diyos kung ano ang tama sa kanilang sariling paningin. At kapag kaganoon po ang nagaganap, napakabigat at napakahirap at napakamapanganib sa lugar na ang mga tao'y ginagawa kung ano ang tama sa kanilang paningin. Ang pamumuhay po na walang batayan kung ano ang tama, maliban sa kung ano ang kanilang iniisip na tama, maghahari po ang kalituhan at kawalan ng kaayusan. Sa Lunes, mayroon po tayong pagkakataon para bumoto. Lumabas po tayo, makibahagi tayo at ihalal natin ang mga taong nararapat, mga taong may pinatunayan sa kanilang paglilingkod. At pinakamahalaga sa lahat, ihalal natin ang mga taong may takot sa Diyos, may kapakumbabaan sa kanilang mga puso, at mga taong handang maglingkod sa ating bayan. At pagkatapos natin silang ihalal at manalo, mahalaga ang ating pagpapasakop sa kanila bilang mga tagapamuno ng ating bayan. May nagsabi po ng ganito, when there is no authority, there is no unity and no discipline. Kaya napakahalaga ng otoridad. Muli, inuulit ko po, makibahagi po tayo. Ngayong araw ng Lunes, tayo po ay lumabas sa ating mga bahay, bumoto po tayo. Ihalal natin ang mga taong alam nating maglilingkod sa ating bayan. At hilingin ko na bago po natin gawin yon, manalangin tayo. Hingin natin sa Diyos ang kanyang patnubay at paggabay upang sa ganun, samahan niya tayo sa ating pagpili ng mga taong iluluklok natin sa pamunuan. Magandang umaga, pagpalain po tayo ng Panginoon.